magtanong. Kilala niyo ba si Dante Madarang alias Bungo? Oo, oh, kaibigan namin siya. Bakit? Ah, hindi. Wala naman. Kasi kumpare ko yun eh. Inaanak niya anak ko. Nasa ospital kasi anak ko eh. Kailangan ko tulong niya eh. Hindi na siya dito nakatira! Ganun ba? Sayang naman. Hingi sana ako sa kanya ng tulong eh. Eh di, ang tabuyanan mo. Eh bigla-bigla sumusulpot yun dito eh. Talaga? Oo, kaso gabi na. Eh, alam mo naman, may sakit yung nanay nun. At saka, tatago yun sa pulis. Masama daw lagay ng nanay nyo, may sakit. Tumawag sa akin si Aling Violi. Eto, pabili nyo na ang pulutan. Uy, pulutan! Pwede ba tumambay dito? Hintayin ko na lang si Bungo. Pwede! 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 Bantayan niyo muna ang mga agilang to. Baka makalusot eh. Alis sa hawla. Alam mo, pwede natin gamitin to para lalong nating ma-push yung pagtalsik ng pamilya dito. Ay, hindi ba ginagawa na natin yan, Konji? Kailangan, merong mga kasunod yan. So tatakutin natin yung buong barangay na sunod-sunod ang mga machuchugi. Hindi ba? Ang galing ni Nicodemus! Oh. Remember, eyes on the go. Eyes on the go. Eyes on the go. Yan, habang ginagawa natin yan, may maisa-isang mawawala doon sa pamilya ni Lola Flora. Ano ba ginagawa mo, Wally? Naawa na kasi ako kay Lola Flore. Wala naman siyang ginagawa. Hinaan niya pinapansin si Nakapi at si Conji, pero sila pa rin yung sugod ng sugod. Eh, anong plano mo? Kailangan makahanap ako ng ebidensya laban kay Conji at kay Kapi. Paano? Eh, pahala na. Pero magmamatsag ako kila Conji. Baka may makita ako. Madami na tayong nahawakang komplikadong kaso. Pero ngayon lang ako naka-encuentro ng ganito. Ang tatapang ng mga kriminal. At iniisa-isa nila tayo. Huwag kang mag-alala. Mahuhuli din natin sila. Yung mga ganyang klaseng tao, hindi nagtatagal sa mundo yan. Pagsisisihan nila na ginawa nila to. Ang kinakatakutan ko lang ay yung kalagayan nila, Miranda. Oo, mga pulis sila. Pero baka kung anong gawin sa kanila dahil babae sila. Naisip ko na rin yan. Pero wala na tayong magagawa. Pagdasal na lang natin na wala masamang mangyayari sa kanila. Tayan mo itong mga balisang sisiyo. Boss, magtatagal ka ba? Baka naman pwede, arborin ko na isa na yan. Bahala ka na. Sige. Paglaruan mo. Pahirapan nyo. Pinaka-importante pagkatapos nun. Patayin nyo. Maraming salamat sa hapo namin dito. Nagustuhan mo ba? Sa susunod, ako na mismo magluluto. Yung espesyal. Marami ka nang ginagawa, Lily. May oras ka pa ba para gawin yun? Lalo na ngayon. May ginagawa kang bagong project. Nagagawan ko naman ang paraan, Oscar. Saka, hili ko naman talaga ang magluto. Naalala ko tuloy si Marisa. Mahilig din siya magluto. Mag-bake. Sila naman anak ko. Baka, hindi ko naman matatapatan ang luto ng asawa mo. Huwag mo sabihin yun, Lily. Boss! Okay, boss. Start ko lang yung wait, dumating na yung second batch ng cocaine. Saan ko dadali? Very good. Padala mo sa bahay. Kotse mo yun, ha? Hey! That's my car! Tara, bumili natin! Tara! Hey, stop the car! My stuff is in the car. Sige, iwalay ako, iwalay ako. Come on, man, let's go. We gotta go. Sige.
Sana mahuli na yung alias Bungo na yan. Para hindi na delikado ang buhay nila Cardo at ng Task Force Agila. Lily, kahit mahuli si Bungo, marami pa rin nagbabanta sa seguridad namin lahat. Tulad ni Renato Hipolito. Oo na? Nasaan na kaya yun? Delikado si Oscar doon. Sa'yo din, di ba? Lalo na sa'yo. May pinagsamahan kayo, hindi ba? Ayo! Ayo! Get up! Umamba rin mo. Taba mo! Sino ka ba? Hindi na po kasi yung staff namin, ha? Who sent you? Sagot! Kinakausap ka, sumagot ka! Sumagot ka! Kung magsalita, we're just gonna have to kill you. Hindi natin siya papatayin! Ano ba to? Ano niyo ba sa kilala? Former Director of National Defense Agency. Tumakbong senador, dating kanang kamay ni President Cabrera. Naalala ko na to. Mukhang malaking may tutulong niya sa amin. Mr. Renato Hipolito. Sumama ka na sa akin. Tatalin kita sa ospital. Hindi ko kailangan ng pera na galing sa mamamatay tao. Mamamatay pulis! Yung mga pulis na yun, ang pumatay kay David, sa kapatid ko, sa anak mo. Ang ginagawa ko lang naman ay ipinaghihiganti ko lang naman si David dahil may pangako ako sa kanya. Wala akong anak na kriminal! Wala akong anak na demonyo! Sana hindi na lang kita ipinanganak! Yeah! Kahit kailan, makasarili ka! Sarili mo lang iniisip mo! Kami ni David, nung lumalaki kami, wala ka naman talaga dun para sa amin eh. Ngayon, sinong kakampi mo? Wala. Tutusin, ako lang naman talaga ang nagmamahal sa'yo ngayon. Tayong dalawa na lang. Pero sige, hayaan kita mabulok dyan. Bahala ka! Hindi tayo pwede rito. Maraming tao dito. Ano kung takot ka? You should be. Pero huwag dito. This is my place. You're safe here. We're just here to have a good time. I promise. Ah. Oks na? Are you sure you double-checked this? Oo nga! Relax ka lang kasi, pare. Okay na yan. Para kay Boss Dante! Kampay! Kampay! Boss! Woo! Ang sasarap naman ang iniinom natin. At ang dami nating pulutan. Ibang klase ka talaga, Boss Dante. Iba ka talaga. Siguro, ang dami mo ng pera. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin ang pera ngayon. Ang gusto ko yung pumapatay ng polis. Ang gusto ko yung iniisa-isa ko sila. Sa totoo lang, yung iba nga eh, inuuna sa ilalim ng lupa. Kalat na nga, boss eh. Puro para kang pinapatay mo. Tanong ko lang, boss ha. Puro polis ang pinapatay. Puro matindi galit mo. Hindi niyo ba alam na polis ang pumatay kay David? Kaya nagigigil ako. Lalo na kapag narinig ko ang pangalan ni Cardo Dalisay. Ito na kayo, ha? Bantayin yung dalawa. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Bye-bye! Huwag sa pinagpapatay mo yung mga polis niya. Ano pa ba ang iba mong pinagkakaabalahan? Mga babae.
Mga chikas! Sa totoo lang, yung mga babae ng Task Force Agila nandun sa bago naming hideout at hinubaran na namin ng pakpak. Akin ka! Dante, pwede mo naman kaming ambunan sa mga chicks mo! Sige, dadaling ko kayo doon. Doon kayo makakita ng mga agila na gumigiling at sumasayaw. At sinisigurado ko sa inyo, mag-e-enjoy kayo! Salamat po talaga, Kap Bart. Konji, araw-araw na lang libre ang pagkain ko dito. Ito, may pabaon pa ako sa iyo. Wow! Salamat po talaga, Kap Bart. Kung kailangan niyo ulit ng tulong ko, tawag lang kayo agad sa akin. Oo, maaasahan mo yan. Kasi ngayon lang kami naka-experience ng isang nagtatrabahong kasing husay mo at malinis magtrabaho. Oh, oh, oh. Salamat po. Salamat. Congratulations. Salamat. 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 Oh. Ah, nakita ko na yun, ah. Minamanmanan mo ba kami, ha? Kunin mo nga! Kunin nyo! Halika dito! Kunin nyo yan! Dito! Anong ginagawa mo dito, ha? Ha? Pinapakinggan mo ba yung pinag-uusapan namin, ha? Hmm? Anong ginagawa mo dito? Pasensya na po. Pasensya na po kayo. Babae po ba kayo? Pero bakit ganun? Parang lalaki po yung boses nyo. Hey, boss! Bulag yata yan eh. Bulag? Ano po, boss? Bulag. Parang bulag, boss. Bulag ba yan? Eh kung bulag yan, bakit walang tungkod? Nasaan yung tungkod mo? Pasensya na po kayo. Kaya po ako nandun kasi po, inahanap ko po yung tungkod ko sa likod ng puno. Ako kaya tatayin nito. Sige! Itapon nyo na sa ilo! Ako kaya tatayin niyang boss. Huwag po kayong mag-alala. Akin, agent management po. Baby pa lang po ako kung nagro-wrong run ako dito sa lugar na to. Hindi, itapon pa rin sa ilo. Sige na! Hindi, hindi na. Sige. Gagabayin ko na lang po. Kaya ko na. Excuse me po. Excuse po. Kamalaglag ka! Mahulog ka sana! Pagkain namin yan! Pagkain namin yan! Nandito ka pala. Umayin ka na ba? Okay lang ako, Lazaro. Pagod. Papahinga na ako. Lily, sandali. Pagkatapos ng libing, saan pa kayo nagpunta? Hindi na kami pumunta sa libing ni Oscar. Dahil sinabihan siya ng mga security niya na delikadong pumunta pa siya doon. Yun naman pala. Bakit ngayon ka lang? Kailangan ba lahat ng ginagawa ko, nire-report ko sa'yo? Paulit-ulit na tayo, Lazaro. Basta ginagawa ko ang trabaho. Idol ko kayo! Kilala niyo siguro yung tatay ko. Senator Adrian Serrano. Oh. Disgraced senator. Nasa top watch list ng PNP. Drug lord. Like father, like son, ha? Totoo bang namatay ang father mo sa suicide? Matay siya ni Tony Cruz. Si they were business partners. Kaya nung nahuli si Dad, takot si Tony na baka mag-chuchu si Daddy. Kilala ko ang pumatay sa dad mo. Alam ko. And I'm grateful that you killed him. Paano mo nalaman? I have my sources. So is that the reason why you brought me here? I wanted to thank you. So you're welcome. I think I should go now. Taren. Mapupuntahan ka pa ba? Ano balita? Alam ko na po kung saan yung hideout nila dati madarang. Saan? Sa 70 po. Doon po nila dinala lahat yung mga babaeng kasamahan natin. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Let's move! Hey! Move! Tagal naman ni Boss.
Boys, boys, boys! Kamusta na? Boss, kamusta? Lagi ba? Kamusta? Ayun, matigas pa rin ang ulo ng aking nanay. Pero ayos lang. Ayaw kong pag-usapan. Ayun, kamusta na ang ating mga sisi? Ayan, boss. Bantay sarado yung dalawa na yan. Ganun ba? Eh, yung isa. Kamusta? Ayun, boss. Nasa loob. Ibig sabihin lang nun, hindi ko na siya mapapakinabangan. Hindi na, boss. Tulala na nga eh. Hindi na gumagalaw. Kaya yun, pinatay na namin. Cheers! Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pag sumipat asintado.